Lahat ng papasok sa teritoryo ng bansa ay agad na papalayasin. Nakakilabot yan na utos ni Defense Secretary Gilberto Chudoro laban sa patuloy na pagmamatigas ng China. Agad niyang nasampulan ang ilang mga Chinese Maritime Militia. Ayon kay Admiral Alberto Carlos ng Philippine Navy, pinalayas nila ang siyam na pumasok sa loob ng Ayungin Shoal. As in lahat pinagbantaan sa radio challenge na pag hindi lumayas ay aarestuhin. Agad namang nagsialis ang mga Chinese na ito. Kung ganto lang sana ang laging aksyon ng Pilipinas, paniguradong matatakot ang Chinese Maritime Militia na magpabalik-balik sa ating teritoryo. Ano ba ito, sir, na merong mga Chinese vessels din inside the shoal, inside Ayungin Shoal? Well, di napomotor namin na pumapasok na rin sila this year. Every time na makita namin sila sa loob ng shoal, we deploy our rubber boats to non-confrontationally drive them away. Inanunsyo naman ni Senate President Mig Subiri na binabalak ng Pilipinas na magtayo ng sariling artificial island sa mismong BRP Sierra Madre. Magtatambakan niya ang Pilipinas at bubuo ng militarized island pandepensa sa ating bansa sa anumang bantang pananakop ng China dito. Dapat anyang igiit ng Pilipinas na pagmamay-ari natin ang Ayungin Shoal dahil pag hindi natin ipinaglaban ng Pilipinas, paniguradong militarized island na naman ito nang itatayo mula sa China. What is important is that we must affirm our right under the arbitral ruling that atin yan within the 200-mile economic zone. If we don't assert that right, Can, if we just don't, we completely ignore them and do not assert that right, we're going to lose it eventually. They're going to continue building structures there. And definitely, it will look like a province of China if we don't put our foot down. Kailangan alam, malaman ng taong bayan yan, hindi po tayo nakikipag-away sa isang higanting bansa. Ang ginagawa po natin, pinoprotektahan po natin ang ating sariling soberenya sa ating sariling bansa. Ito'y ginawa po ni Jose Rizal, ginawa po ni Emilio Aguinaldo, at ginawa po ni Bonifacio ito. Itong mga ninuno natin, hindi po sila papayag na tatanggalin po itong teritoryo sa ating mga kamay, kamay po hawak ng ating bansa, kamay ng ating bansa. Kinumpirma rin ng National Security Council na lumayas na ang lahat ng Chinese Maritime Militia. Pero sa kumakalat raw na balita na sinasakop na tayo ng China, hindi raw totoo yan ayon kay National Security Spokesperson Jonathan Malaya. Hindi anya hahayaan ng Armed Forces of the Philippines na masakop na lang tayo basta-basta. Lalaban ang Pilipinas sa gyera pag nangyari yan. Na di umano naka-invasion mode ang mga Chinese vessels sa Ayungin Shoal because meron daw 11 Chinese Maritime Militia vessels na nakapaligid at yung iba ay pumasok na mismo sa shoal. No? Gusto po itong pabulaanan ng National Security Council kasi sa ngayon po, nakamonitor tayo ngayon. No? I got the latest data bago ako lumabas dito sa ating programa na yung Chinese Maritime Militia ay umalis na po lahat. No? They already left as of yesterday's report and na-confirm din natin ngayong umaga. Lahat sila ay umalis na at nang naiwan na lang as per our latest monitoring is one Coast Guard vessel, yung CCG-5204. So, sa ating po mga kababayan na nababahala, no? Kasi nga lumabas ito sa mga pahayagan, meron din sa mga balita na naka-invasion na pala, no? At baka lusubin na yung ating BRP Sierra Madre. We would like to this report, no? Dispel, no? Itong report na ito. Ganto dapat ang matagal ng aksyon ng Pilipinas laban sa China. Dapat hindi tayo takot makipagyera dahil pag pinakita ng Pilipinas na takot tayo, nanakawin at nanakawan lang tayo ng isla ng China. Kayo, pabor ba kayo sa paglaban ng Pilipinas? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.